So yun, may mas mahal pa pala sa premium itong commuter. Siyempre, meron pa yung mga selvedge. Okay, so yun, wala na kasi akong selvedge na ibenta ko na, kaya wala akong maipang sample dito. So ito ay sample ng Levi's commuter na water repellent. Dito natin makikita kung tatagos ba agad yung tubig dito sa tela ng pantalon. Kung mapapansin nyo, hindi po tumagos agad yung tubig. So meron kasi po itong chemical na tinatawag na hydrophobic. Silipin nyo mga kainsan, hindi man lang nabasa yung loob, hindi niya inabsorb yung tubig. So ang itatapat natin sa premium ay itong commuter pro, mga kainsan. So yan mga kainsan, last video ko ay pinag-usapan natin yung pinagkaiba ng premium at yung ordinaryong Levi's or yung regular na Levi's lang. Ngayon naman ang pag-uusapan po natin ay yung limang katangian ng commuter na wala itong premium. Okay, so yun, may mas mahal pa pala sa premium itong commuter. Siyempre, meron pa yung mga selvedge. Okay, so yun, wala na kasi akong selvedge na ibenta ko na, kaya wala akong maipang sample dito. So yun mga kainsan, ang commuter po ay ginawa or dinesign para sa mga siklista. Pwede rin naman po itong pang motor or pang drive ng sasakyan. Tsaka pwedeng-pwede po ito sa mga sundalo at pulis dahil yun nga maganda yung pagka-stretch niya. Four-way stretch na po ito. In-increase na po nila yung mobility or flexibility nito mga kainsan. Napaka-sobrang ganda ma-stretch at talaga makakakilos ka na maayos. Okay, so okay na okay to para pangtakbuhan. Kaya nga ginawa siya sa pang-bike dahil nga yon, okay, hindi masyadong makipot or hindi nakakairitang isuot. So yon, pinagdikit ko na po yung tatlong commuter na magkakaiba ng klase. Ito na nga si semi-commuter na hindi leather patch at meron siyang mas makapal na punja, okay, para hindi masakit sa puwet pag umupo sa bike and then or sa motor or kahit saan ka umupo, komportable ka. And then ito naman si 511 na commuter, okay, hindi siya commuter pro, commuter lang siya. May nakalagay naman dito na commuter sa kanyang pocket. Ayun. Commuter. So ito po yung mas matindi, mas maganda po yung kanyang tela. Si Commuter Pro, mga kainsan. Solid at panalo ang makakuha ng ganyang Commuter Pro dahil napakasobrang bihira po niyan. Okay, so yon, kaya rin sila magkakaiba mga kainsan, ay iba-ibang made in po yan. Pero ito ay made in Cambodia sila pareho. Pakita ko sa inyo. Yan, made in Cambodia. Ito made in Cambodia. Ito po ay made in Bangladesh. Meron din na made in China na ganyan. So ito po, meron din silang 3M reflectivity. Parehas na parehas. Kakaiba lang yung bulsa nito. Yung right side pocket niya ay kulay green. Ito naman kamukha sa may Commuter Pro. Yung kanyang bulsa. Ito. Ito naman po ay engineered for movement. Okay, optimized for the city. And then ito ay hindi siya engineered mga kainsan. Pero commuter din po siya. Okay, ayan. Commuter po. Mababasa nyo naman. Ito po yung Commuter Pro. Kaya ang pag-u-comparein natin ngayon, itong si Commuter Pro at saka si Premium. Tara, simulan na natin. So yung mga kainsan, unahin muna natin dito sa kanyang patch or sa kanyang label. So yun, yung nakasulat po dito ay Levi's Commuter Pro 511 na yun sa gilid. And then ito naman ay syempre yun, di mawawala yung genuine quality clothing at may LAT 512. So yun mga kainsan, wala naman masyadong pinagkaiba sa patch. May sulat lang, okay? Parehas namang quality yung kanilang etiketa. Diba? Solido, okay, at napakatibay po niyan. Next ay yung tab niya. So kung mapapansin niyo po, small letter E na silver lettering. Okay, hindi lang mukhang silver dito sa camera. And then ito naman ay capital letter E na white lettering. Okay, so yun ang pinagkaiba nila sa tab. And then next naman natin yung kanilang back pocket. So ito po, mas makapal yung back pocket niya. Dalawang tela po yung magkapatong. Ito naman ay single lang. So ito, mas makapal, syempre, mas matibay po yan. Okay, sa stitching, mas mataba yung sinulid ng commuter. Kung fair dito kay premium, pero sakto lang din naman, hindi naman siya ganun kanipeso. So yun, ito yung tahi nila sa loob mga kainsan, butterfly kung tawagin. So ito, merong kinabit na 3M reflectivity, kaya mahal ang commuter dahil nga doon. And then para dagdag protection po sa mga siklista. Ito rin, ang ganda ng pagkakatahi niya, syempre, naka-butterfly din po siya, no? Okay, pulidong pulido. And then, yung tahi nila sa laylayan, parehas na parehas, makapal po at nakakadena. Okay? Okay, next naman natin yung kanilang fabric. Ito nga si Premium ay mayroong higher content cotton, kaya ang tela nito ay makapal na malambot, solido, panalo, komportable kayo rito. Napakatibay po niyan. Ganon din naman itong si Commuter. Parehas na parehas din sila ng tela, makapal na malambot, syempre. Okay? At syempre, pagdating sa fabric, hindi magpapatalo ang Commuter Pro dahil ito ay Cordura fabric. Isa sa pinakamagandang fabric sa buong mundo at kilala po itong brand na to. Okay, Cordura fabric. Napakasobrang tibay, maganda ma-stretch, at higit sa lahat, waterproof po ito mga kainsan. Okay, so itatry natin yan kung totoo bang waterproof yung mga ganito na Cordura fabric. Okay, so itry na natin. Okay, so yan, babasain na po natin itong commuter na Cordura fabric. Tingnan natin kung parang gabi. Ayun mga kainsan, no? Parang gabi lang po.
yung tubig. And then titingnan natin yan mamaya kung tumagos ba. Okay, so yan, nakita nyo naman, basang-basa. Tingnan natin yung loob. Check natin. Grabe, tingnan nyo mga kainsa, no? Okay, hindi basa yung loob niya. Okay, ang galing ng tela na to. Grabe, solid. Okay, napaka-sobrang angas ng tela niya. Pero, depende po sa dami din. Siyempre, pag binabad nyo sa tubig yan, sisip-sip ng tubig, mababasa rin yung loob. Or kung sobrang lakas ng ulan, may posibilidad din po na mabasa din po yung loob niyan, mga kainsan. Pero kung ambun-ambun lang, eh hindi iintahin nitong Commuter Pro na to. Kaya hindi na ako magkataka bakit ginagamit din ng military yung ganitong fabric. Okay, so ayun, kung naghahanap po kayo ng Commuter na Levi's at premium na Levi's, syempre meron yan sa amin. So abangan nyo po, posting na po yan this week. First to mind basis po tayo. So ayun, konting trivia lang ulit dito sa Commuter. So ayun, ba't nagtataka kayo, wala nang lumalabas sa mga mall na Commuter dahil nga po, in-stop na po ni Levi's yung paggawa nito dahil sobrang mahal ng materyales. Hindi rin afford ng iba dahil nga masyadong mataas yung presyo ng Commuter. So yung iba, siguro ako, maske ko, baka mag 501 na lang ako pag bumili ko ng brand new na Commuter. Pero pag may nakita naman kayo na murang Commuter, kunin nyo po. Kasi rare na nga po itong mga Levi's Commuter na yan, mga kainsa. Napaka-sobrang tibay po. Okay, quality. And then syempre, kung meron ka ng Commuter, premium naman ang kunin nyo. Okay, maganda yung tela, malambot, at syempre sobrang tibay din po nito. So yun mga kainsan, maraming maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, follow, and share. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye. Wow, grabe. Tuyo na agad yung Levi's. Nahanginan pa lang yan mga kainsan. Okay, paano pa pag nabilad?